Sino gustong maging instant milyonaryo? Let's go! Pag tayo ang nakapagturo kung nasaan ang dalawang Bugatti Chiron na ito ay meron tayong 20% ng aktual na kitang na makukolekta sa pagbibentahan ng mga Chiron. Alright, the two units of the 2023 model sports car, one colored blue, with plate number NIM5448, and one red, with plate number NIM5450, are registered to Mengin Zhu and the Thrangian. Isang napakamagarang kotse, Bugatti Chiron. Kulay blue ata yun, yeah. At may backup siya. Yung backup niya, G63 Mercedes Brabus. Kasi this is a super luxury vehicles. Mas mahal pa ito kaysa sa Ferrari at Lamborghini combined. Ang tanong, nagbayad ba ng tax itong dalawang Bugatti Chiron na kita sa kalye na nasa Facebook ngayon? At kung nagbayad ng tax ito, nagbayad ng entry, pwede makita yung entry noon? There is no record of either vehicle, Your Honor. 2023, wala pa ho. Walang record. Wala talaga. So wala, therefore, ibig sabihin, ito po ay nakalusot. It's either misdeclaration or swing. Aling kaya doon? So there is a failure of intelligence dito. A clear failure of intelligence. Magkano bang Intel funds ng Bureau of Customs? Matatandaan sa Senate Budget Hearing ng Committee on Finance noong November 17 ng 2023, tinanong ni Senator Idol Rafe Tulfo sa mga kawani ng Bureau of Customs kung ang kumakalat ba sa social media na Bugatti Chiron sports car na naispot ang pag-alagala sa Metro Manila ay nakapagbayad ng kaukulang buwis sa customs. Ang bawat isang Chiron ay nagkakahalaga ng $3 million bawat isa o 165 million pesos at ang kaukulang buwis dapat kada isa nito ay aabot sa humigit kumulang 200 million pesos. At inamin mismo ng Customs kay Senator Idol na wala silang record na ang dalawang high-end sports car na ito ay pumasok ng bansa. Ibig sabihin, ang mga ito ay puslit o smuggled. Ngayon, nagpalabas na ang Bureau of Customs ng warrant of seizure and detention para sa dalawang sports cars. Magbibigay din daw ang Bureau of Customs ng pabuya na 20% ng aktual na kitang kanilang makukolekta sa pagbenta ng mga Chiron sa kung sino man ang makapagtuturo sa kinaroroonan ng mga ito. Ayon sa Bureau of Customs, ang may-ari ng mga Bugatti, base sa records ng Land Transportation Office, ay sina Mengin Zhu at Tu Thuong Nguyen. Unang tanong, paano narehistro ang dalawang imported na Bugatti sa LTO samantalang kinailangan dapat ng mga may-ari na magpakita ng payment of duties and taxes bago ma-process ang mga registration nito? At pangalawang tanong, paano naipuslit ang mga ito at ilan pa kayang mga imported luxury vehicles ang naipuslit palabas ng Bureau of Customs nang hindi nagbabayad ng buwis ni Singkong Duling? Ito ang paimbestigahan ngayon ni Senator Tulfo. First of all, I would like to congratulate the Bureau of Customs dahil tumaas po yung collection nila from what I've heard kumpara sa mga nakaraang mga taon. So meron talagang pagbabago. And also I'd like to congratulate siguro yung kanilang intelligence dahil recently nakahuli po sila ng vape na misdeclare sa isang bodega. I think if I'm not mistaken, it's in Valenzuela. And the amount of 1.4 billion yung halaga ng vape. So congratulations Customs, CIIS, and of course yung sa Intelligence Group. Now, meron lang akong kunting katanungan after na kayo po ay napuri ko. So kailan po masagot ang kunting mga katanungan ko? Kanina while coming here from my house, nag-pop up sa Facebook ko, check ko, isang napakamagarang kotse, Bugatti Chiron. Kulay blue ata yun, yeah. At may backup siya. Yung backup niya, G63 Mercedes Brabus. Bilib ako. And then pag search ko, sabi ko, Bugatti Chiron to, nag-check ako. Aba, may nagpapapulit, another Bugatti Chiron na naman. Yung isa sa may Pasay, from the airport going north. Yung isa, kung hindi ko nagkakamali, sa may bandang Ortigas, tumatakbo siya. So, chinek ko po yung presyo ng Bugatti Chiron.
That's $3 million ang tag price. So kapag yan po ay nagbayad ng tamang buwis, $6 million ang tax. Ang tanong, nagbayad ba ng tax itong dalawang Bugatti Chiron na kita sa kalye na nasa Facebook ngayon? At kung nagbayad ng tax ito, nagbayad ng entry, pwede makita yung entry noon? There is no record of either vehicle, Your Honor. There's no record. Paano kayo nakapasok ng Pilipinas yun? Lumipat? Punta rito? Kasi, nandun po yung, ano, sa Facebook. Papakita ko sa inyo yung link. Bugatti Chiron. Ang backup pa nitong isa, G63 Mercedes Brabus. So, pwede ba makita also yung entry? Yung binayaran po nitong dalawa? Kasi magkasabay, parehong wala pang plaka. So kung yan ay wala kayong record ng entry niyan, then dapat magkaroon kayo ng full-blown investigation paano ito nakalusot. There is no record in the BOC during the time of the present commissioner and the present team, but it may have been registered previous. Maybe they can take a look at the record. Brand new po ito, Your Honor, Mr. Madam President. Kasi po, wala pang plaka. Mag-coordinate sila sa LTO, Your Honor, anong model ng kotse at kailan pinasok. They can no, pero that. Ang ibig sabihin, Your Honor, Madam President, I need an entry from the Bureau of Customs na ang dalawang Bugatti Chiron, whether this year, last year, the previous years, o kahit pa nung panahon pa nung mga dinosaur, kung meron ba tayong record na dalawang Bugatti Chiron dumaan sa pier ng Bureau of Customs at nagbayad ng buwis. Kasi this is a super luxury vehicles. Mas mahal pa ito kaysa sa Ferrari at Lamborghini combined. $3 million ang isa nito. Tingnan nila yung 2019 onwards. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Wala pa ho. Walang record. Wala talaga. So therefore, ibig sabihin, ito po ay nakalusot. It's either misdeclaration or swing. Aling kaya doon? So there is a failure of intelligence dito. A clear failure of intelligence. Magkano ba ang intel funds ng Bureau of Customs? What do you mean by swing, Your Honor? Swing, ibig sabihin, parang multo ito, parang nangyari sa Bugatti Chiron. Pumasok yung misdeclaration, at least dumaan pa sa Bureau of Customs. Swing yung walang record. Walang record po. Walang record ito. Pure smuggling ang tawag nito. Yung misdeclaration, pumasok ito, nagbayad ng buwis, kaya lang, konti lang yung buwis na binayad because na-misdeclare nga. And then pagdating sa labas, nahabol, nakita sa mga papeles, to intelligence siguro, na oy, yung lumabas na ganitong kargamento with this kind of documents ng ganitong araw, eh, misdeclared items yun, habulin natin sa warehouse. Yun yung misdeclaration. Pero may rin. Court case. Wala ho talaga. So baka ito na yung sinasabi niyong swing ho. So therefore, magkaroon dapat tayo ng full-blown investigation tungkol dito. You could file, yeah. Na bibigyan ko kayo ng tip dyan sa Bureau of Customs. Sa Port of Batangas, super talamak ang smuggling dyan ngayon. I'll give you a tip. Ang dinideklara nila sa kanilang ipinapasok na luxury vehicle ay Toyota Tacoma. Kaya pag titingnan nyo sa entry nyo, ang daming Toyota Tacoma. Kasi nga, pag Toyota Tacoma truck ito, libre sa excise tax, hindi mainit. Pickup truck. Pero ang laman pala, ito na yung Bugatti. I don't think sa 2019 ito pumasok. Pumasok ito this year. Dumaan ito sa Batangas at idiniklarang Toyota Tacoma, care of Rhea Gregorio. Care of? Ibig sabihin siya kasi ang district collector doon. So you have to investigate Rhea Gregorio. Kasi lahat po ng mga luxury vehicles ngayon, ang pasok ay Batangas. Kapag makikialam yung CIS, makikialam yung IG,
Ine Chapuera, wala makikialam, lahat kayo diretso kay Greya Gregorio. Tingnan nyo po sa inyong mga entries. Ang daming pumapasok na declared as Toyota Tacoma or pickup truck. Kasi nga po, sa pickup truck, hindi ito mainit sa mata at libre po sa excise tax. Noong 17 Congress, pinatanggal ata yung excise tax para sa mga truck kasi nga raw po, utility vehicle to ginagamit ito sa panghanap buhay, which hindi naman ako mag-upos. However, nakahanap ng buta sa mga smuggler para i-declare na truck ang kanilang mga luxury vehicles. So, I need a copy. I mean, paki-research lang po. What documents would you like, Your Honor? All the... Na pumasok the, na nag-file ng entry itong Bugatti Chiron. Ito lang po muna ang dalawa. So, yung mga Toyota Tacoma nakalagay? Yung Toyota Tacoma, tingnan nyo po lahat ng pumasok. Ilan Toyota Tacoma ang pumasok? Check, Your Honor. They will check and get back to you. Now, kung hindi po ito dumaan sa Bureau of Customs, pag nakita nyo po itong Bugatti Chiron, siguro pwede nyo pong parahin. At hanapan nyo po. May karapatan kayo. Siguro get in touch with the LTO, Highway Patrol, parahin, and then hingian ng tax declaration. Pag wala, alam nyo na po siguro ang gagawin. They will do that, Your Honor. Diba? Siguro naman, pag may nakita kayo ng mga super luxury vehicles dyan, ng mga brand new, I don't know, come up with an MOA with some traffic agents, traffic enforcement agencies, hanapan ng tax declaration. Make sure na para maging legit yung pag-pull over kasi meron kayong hinahanap. That's a good idea, Your Honor. It's a very good idea to... They don't have one at the moment, but maybe you're right. They should have one. Okay.